What's up mga kaliig? Siyempre ngayong araw na ito pag-uusapan natin kung ano-ano ba yung mga batas or rules sa classroom na ating nilabag nung tayo ay nag-aaral pa. So, iisa-isahin natin yan. Kaya yung mga pasaway dyan na nag-aaral pa, good luck na lang! Dahil meron tayong mga batas at rules na dapat sundin sa ating classroom. So ano pa bang hinihintay nyo? Simulan na natin to. Siyempre sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, just click the subscribe button. At syempre, huwag kakalimutan ang notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videos. Okay, syempre sa ating batas number 1 or rule number 1. Bawal ang maliit. Bawal ang maliit. Sa mga estudyante yung pumapasok ng late, bawal po yun. Bakit? Hindi ko rin alam kung bakit bawal ang maliit. Since kapag college ka naman, hindi na problema kung late ka or lagi kang huli sa klase. Siyempre kapag college, ikaw ang may hawak ng oras mo. Nakadepende sa'yo kung gusto mo pumasok sa subject na to or nakadepende kung gusto mo kung ayaw mong pumasok sa subject na to. So ganun kapag college. Pero kapag mga elementary or high school day ka pa lang, bawal na bawal po ang malate. Kasi, naalala ko dati nung elementary ako, di siyempre pasok niya. Pasaway paksi nung time na yon. So, pasok. Ngayon, may isa akong teacher. Sabi, late ka na naman. Sabi ng ganyan. So, syempre, ang reason out ko, kailangan pasok doon sa rules na bawal lumabas. Sir, kasi po ulam namin baka. So, sumagot, ha? Baka? Ano naman ang connection nun? Sir, kasi matagalagain. So, na-late ako. O, diba? So, dyan sa mga high school at mga elementary na nanonood ngayon sa aking vlog na to, number 1 is bawal pong mali sa klase. Now, let's proceed to our rule number 2. Batas. Okay. Rule number 2 sa classroom, bawal ang madaldal. Oh, di ba? Bawal daw po ang madaldal. Hindi ko alam kung ako ba yun? Parang gano'n na nga. Pero nakadepende yan sa mga teacher kung madaldal ba ako o hindi. So rule number 2, bawal ang madaldal. Sa college kasi, dapat kapag nagkaklase na yung instructor nyo, dapat seryoso, focus, gano'n. Kailangan yung attention mo nandoon sa kanya. Kasi nga kapag hindi ka nakikinig, once na nag-quiz kayo, good luck! Diba? Ang hirap kasi kapag madaldal ka during the lecture time. Pero kapag laboratory naman, sige, go! Speak all you can, speak all you want, ganon. Pero kapag mga high school at elementary, alam ko talaga, kadaldalan yan eh. Kasi yung mga panahon na kung saan dinadevelop yung kanilang communication skills. Ting! Okay, yun lang nalaman, oh. Siyempre, kasi kapag high school at elementary, yan yung panahon na kung saan gustong express ng bata yung kanilang sarili. Pero pagdating sa classroom, bawal na bawal po natin dalhin yung ating kadaldalan. Kasi nga, yun yung rule number 2 natin, bawal maging madaldal. Yun lang. Share ko lang. And syempre mga kaliig, tayo dala ako na sa ating rule number 3. Syempre sa classroom, sabi, bawal malate. Pangalawa, bawal madaldal. Syempre kapag nandun ka na sa loob, bawal ang mangodigo. O, di ba? Astig yan. Kasi nung mga panahon ko, gawain ko din yan. Siguro mga high school. Pero nung college, medyo-medyo na lang. Okay. So, bawal talaga ang mangodigo sa classroom. Kasi, hindi ko alam, nasa code of ethics ata yon, bawal mangodigo. Lalo na kapag mga ano ka na, college. Kasi, ang hirap nun na dinadaya mo lang yung sarili mo kaya nakuha ka ng mga ganitong awards, ganito. So, di ba, yun yung dahilan eh. Parang hindi ka magiging satisfied doon sa nakuha mo kasi nga, nangodigo ka that time. Like, for example, sa quiz, di ba? So, kapag nangodigo ka during the quiz at mataas ang nakuha mo, parang hindi yun
yung tunay na result kasi nangodigo ka lang. Since tapos na tayo sa ating rule number 3, ngayon naman ay dadako na tayo sa ating rule number 4. So ang rule number 4 natin is bawal ang mangopia. So kanina bawal ang mangodigo, ngayon naman po ay bawal ang mangopia. Bakit? Siyempre kapag nangopia at nahuli ka ng iyong instructor, patay ang ating litis. Diba? So bawal mangopia, may kwento ako dyan. I think mga second year college ako. Education subject namin. So hindi ko talaga alam yung sagot. So ginawa ko, nakipagpalitan ako ng test paper. Shout out pala dun sa aking kapalitan dati. Hindi ko na siya i-mention, baka mabash siya. Di bali ako na lang mabash. Ayan, so rule number 4, bawal na bawal po ang mangopia. Kasi parang katulad din siya ng pangungodigo. Kumbaga, although hindi mo ginawa, tumingin ka naman dun sa ibang papel, di ba? So parang same lang siya. So yun po ang ating rule number 4, ang bawal ang mangopia. And ganyan naman po ay dadako tayo sa ating rule number 5. Ayan, sa panglima natin is bawal lumabas, bawal lumabas. Ano ba tong bawal lumabas, bawal lumabas, bawal lumabas? Parang yung kanta ni Kim Jun, no? Sa classroom may batas, bawal lumabas, bawal lumabas. Pero pag inayos mo yung batas, nag-comply ka, nasabihin mo, ay, pwede na palang lumabas. Ayan, napakanta tuloy ako, di ba? So number 5, bawal lumabas, bawal lumabas. Kasi ganito yan, sa college kasi, kahit nag-i-instruct or nagtuturo yung instructor, pwede kang lumabas. Pero pag high school at elementary, once na may klase, bawal lumabas, bawal lumabas. Kasi sa amin, kare, magpapaalam kami, ma'am, sir, labas lang po. Pero ang totoo, hindi kami lumalabas. Pumupunta kami sa CR, tapos magbi-makeover. Lalo-lalo na yung mga babae dyan, magpapaalam yan. Ma'am, sir, labas lang po kami. Pero ang diretsyo niyan, guys, sa CR. Tapos magbi-makeup yan. Pagbalik, may dala ng turon. O, diba? Ganyan yung mga reason. Sa mga lalaki naman, ayan. Ma'am, sir, sa college to, sa college. So, ma'am, sir, labas lang kami. O, di, lalabas yan. Paglabas niyan, amoy sigarilyo na. Oo, totoo yun. So, sa high school at sa elementary naman, bawal talagang lumabas during class. Kasi nga, parang hindi nila hawak yung oras nila eh. That time kasi may limited hours lang na pwede ituro yung mga teacher. Kaya dapat, i-comply nila yung kung 45 minutes, dapat 45 minutes din sila dusunod ng klase. Kasi may mga break time naman yan sila eh. Malaki talaga yung pinagkaiba ng college sa high school days natin, di ba? Pag sinabing bawal lumabas. Kasi ang ibang reason dyan ng bata, kapag lumabas din sila, ang diretsyo niyan sa playground, aakit ng puno, kapag nalaglag, distra siya, saguti ng teacher, di ba? Yun, so kaya may batas na bawal lumabas, bawal lumabas. So yun guys, yun po ang limang batas na alam ko lang ha sa akin, na alam ko lang na bawal, 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 bawal. Okay, dagdag ko na lang din, kung bakit po ako naka-scarf ngayon, alam nyo na, may tigihawat ako, malaki, Oo, so ayoko siya ipakita sa camera. Okay lang, kahit di nakapag-makeup, okay lang, kahit walang lipstick, huwag lang makita ang tigihawat natin kasi nakakasira sa image natin, eh, di ba? So ayun, sa hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, just click the subscribe button and the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videos. Shoutout nga pala kay Caltropa na nagbigay sa akin ng idea na gawin ang vlog na ito, yung bawal lumabas kasi may batas sa school. So yun, na-inspired lang ako kasi nakakatuwa yung kanyang vlog. So dun ko lang kinuha yun. So hello Caltropa. And ayun nga guys, kung napanood nyo to, thank you, thank you, thank you. And keep on watching my vlog. As always, as everyday. Bye-bye!